lumalog kanina. Sige, pasok ka. May papel ka naman eh. Oo. Oh. Ay, bukas. Bakit pumasok yun. Eh, ang problema nga sa kanya, yung... Kaya hindi ba niya ako bukit pa kung mahuli dyan. Eh, bukas natin malalaman niya kung magkano price mo. Eh, yung ayaw ko nga sa kanya, yung nagagalit siya. Katulad nga na nangyari, sinabi mo, nagagalit siya sa'yo. Yun ang ayaw ko eh. Ayun nga, yun nga mahirap dun. Ang sabi sa akin ni Kwa, nung kunta ko sa immigration, dumating siya ng 2018, tapos tourist yung kanyang visa, at 59 days lang ang kanyang pag-stay rito sa Pilipinas. Pina-research ko na sa kwan sa immigration. Hindi magkakamali yung ating kwan kasi nga medyo mataas-taas yung pwesto niya sa immigration eh, yung ating sinasabi ko mag-research. Sige. Yun na lang ang kuha natin, Kuya Noel, kung ano yung kanyang kuha bukas. Sabi naman sa akin talaga ng kuha natin, yung contact natin sa immigration ay medyo kuha talaga. Saan ba daw natin ito turnover yung pag ano? Ganun talaga kalaki yung price niya. Hindi, wala naman sinabi. Sabi sa akin sa embassy daw. Makipag-uusap tayo sa embassy na ganito. At yung embassy nila daw ang bahala. Yun sabi sa akin. Tiyan ano pag 4-6 months lang yun eh. Binayaran natin. Ah, 4-6 months. Yung binayaran natin doon sa Metrobank. So, yung EC niya. Ah, yung EC niya. Tapos, doon naman sa kinuha yung card namin. Card na foreign, ano ba, alien foreign doon sa FBI. Oo. Oh. Kasi ano nga, easy lang yung dala niya. Kailangan na pinakitaan pa kami ng papilizer. Ito yung ano, yung endorsement. Oo. Oh. Kasi babalik mo yung ano mo, papil mo. Hmm. Okay. Magbigay kasi may bagong rules daw sabi ng COVID dyan ang kasama. Pupulit kasi ato. Sige, immigration na lang tayo. Within 10 minutes, tapos na kami. Magsasalado na yung next. 5 minutes, 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 kaya ko naman siya tinulungan kasi nga namamalimos nga siya. Ang laki ng placard niya na gusto umuwi ng India. Hingi siya pamasahe ganun para umuwi sa India. Pero ano siya kagabi ng embassy eh, paparito. Eh, hanap na lang tayo ng landline. May landline ka ba? Ay, yung tatawagan natin daw. Nakausap po sa immigration eh. Kung gusto mo, bukas, kausapin mo rin yung kuha ko sa immigration. Oh, kasi okay ka magtanong eh. Ikaw na lang magtanong doon kung ano yung i-ready mo kung ano yung kuha mo kasi sasagutin ni Ma'am Ani Ate Tere ng immigration yung mga katanungan mo. Kasi ng Tagalog si Desmond ko. Hindi, kailangan. Hindi niya naririnig. Okay,
buntot ng buntot pa siya, sabi niya ka lang, di ba kayo itin ako eh, sabi. Hindi yun. Sabi mo, relax ka lang. Dapat palalakasin mo rin loob niya. Relax ka lang, sagot kita. Puro lagi ganun, kuya. Sabi mo, relax ka lang. Kanina, akala ko mo, diretso lang, pag-iikaw, mabilit na bihan siya doon. Wala, huwag ulit si Garrido sa kape. Ganun lagi yung sasabihin mo sa kanya. Relax ka lang, sagot kita. Huwag ka mag-alala. Ganun lang. Walang problema. Sabihin mo, ganun lang. Walang iba ka sasabihin. Ano, sinabi ko na sa kanya, pero wala pa rin siyang lusot doon kasi nga talagang babayaran talaga niya yung fine niya. Ayun ang sabi sa akin. At kung wala kang solusyon, nako, wala. Ang mag-agreement daw immigration tsaka embassy. Hindi, pag halimbawa sabi wala, pag wala ka na talagang pambayad dyan, i-voluntary mo na lang na isuko. Ngayon ang gagawin mo dyan, pupunta kayo ng embassy, kausapin nyo yung embassy, pero wag niya na marinig na ipapadeport siya. Yun ang malaga doon, na wag niya malaman na ipapadeport siya. Wag na wag nyo nang isasabi sa kanya. Ayaw nga tayo kausapin nung ako yung dyan, no? Sila din magkakaintindihan pag sinabi natin ito yung purpose mo. Ito ba niya? Hindi, alam na niya yun. Kasi sila nga, ayaw nga ako pa kausapin doon sa... Pero isisit yung course doon. Gano'n diba? Pag nag-akit tayo sa taas, hindi pinapako lang tayo. Oo nga. O paano natin masasabi doon sa... Nasasabi natin sa Pilipina, pero pagdating naman doon sa ano... Pero, madam, may shelter ba kayo? Para i-shelter na lang po kasama ko. Oo. Tapos mamaya, magpasok kasama na yung dyano. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Hindi. Kasi ayaw nang kausap sa akin. Kaya natin gawin yun eh. Pagkausapin natin si Ate Terry bukas, yung tayo-tayo lang mag-usap, alamin natin kung ano yung piliin natin hakbang nagagawin. Kasi nasa immigration siya. Alam natin kung ano yung gagawin natin. Oh, kasi ang binibigay sa akin is ano, landline na naman. Kaya kanina, punta, ano, landline. Para, ano, sabi ko, wala pa kay shelter. Kasi nung kumukinuha ko yung Amerikano, diretso agad sa shelter eh. Kasama ko yung mga bausi. Oo. Tinanover namin, ang magbabayad ang shelter ng embassy, shelter ng DSWD is yung embassy. Ang shelter, ang sagot lang ng Philippine Consul is yung ano lang, pagkain lang niya. Pero yung shelter doon, sagot na ng embassy. Ay yung napag-usapan namin nung nag-turnover kami ng niloko na babae dito, na foreigner na lalaki. Oo. Ganun na lang, kuya. Ganun na lang. Yung kwala natin, ganun na lang. Kasi halimbawa bukas, kung ano yung resulta, tatawag ako nung kay Ate Tere. Halimbawa, magkasama tayo bukas, kausapin mo si Ate Tere. Kung ano yung pwedeng hakbang, ipapaliwanag sa'yo ni Ate Tere kung ano talaga yung pinaka-ultimatum na hakbang. Sumali, di ka ba biyay bukas? Kasi sa ano, kasi didiretso ko sa ano eh, sa... Saglit lang naman yun sa ano, sa cardio. Oh, sige. Halimbawa bukas, gigising tayo ng maaga para makapunta dun sa pupuntahan mo. Oo, so, kasi alis ako dito 6:30. Ah, 6? Kasi, masyado maaga. Kailangan maaga kasi para, dami kasi yung ano dun, nagme-medical na. Misan, punta ako last night, misan, pag nang 100 plus na agad ako eh, na ginagawa ko, dun pa lang sa ano, alas 7 pa lang, nandun ako eh. Ah, pwede. Sige. Ah, sige kuya. Kung ano yung diretso ko na doon. Sa saan ako didiretso? Immigration kasi after lunch pa yung usapan namin eh. Ah, sige. So, kung ano yung kuan? Di kasi nga gusto ko malaman talaga kung ano yung direction, yung kuan talaga. Eh, sabi ko nga sa iyo, nakausap ko nga si Ate Tere. Yung sa immigration. Yun nga, sabi niya 5 years nga daw ang multa. Ay, yung kanyang pagkuan dito. Kasi 59 days lang siya. Dumating siya ng 2018, 59 days lang ang kanyang tourist visa rito. 5 years na daw yung kanyang kuan dito. At pinakompute daw, may 300K.
Tapos, ibig sabihin, kung hindi daw kaya bayaran yung 200K, wala daw ibang solusyon dyan kundi ipa-deport. Ipa-deport at ikaw na sa immigration. Ipahuli na lang talaga. Wala daw ibang solusyon yan. Wala daw kaya magbayad doon ng 300K na yon. Walang ibang solusyon dyan kundi ipa-deport siya. Para natin makausap siya na matira na gano'n na i-detain na lang doon. Hindi, pag kinausap yun, sa palagay ko, hindi siya papayag. At yun nga, kaya pala sabi ni Kuya Robin, 90K, pero gusto sanang gapangin yung pagpapalis niya. Babayaran, gano'n, na walang problema. Pero dahil, siyempre, kapos tayo sa budget eh. Eh, yung budget dito, may kita sana 40. Ang problema, nag-backout pa yung isang sponsor. Pinabawi yung pera na dinunit sa kay Jasprit na kuha na 10,000. Oh. Binawi. Eh, lalo lumit na yung kuha, yung pera ni Jasprit kasi binawi. Kasi ano eh, pagbinlag mo na tapos siya na kasi parang sabi niya ha, lahat ng upload ni Kuya Jojo, alam po kasi subscriber niya ako sa ano. Kaya lagi na nababasa. Kaya ikaw, yung pinicture mo, baka naman ibigay mo eh, Jojo, ito kaya wala na akong tiwala sa'yo, wala na akong tiwala. Kaya sinabi niya, bago siya tumawin eh. Yun nga, ayun na nga ayaw ko sa kanya. Kahit pag... Napapansin ko naman yun, pag nagbibideo ako sa kanya, umiiwas yung mukha. Eh hindi niya alam, napapansin ng viewers yun. Kaya nga nung tinignan ko, umawak sa ulo, ay wala akong tramadol. Anong kasal? Sigaw siya doon, tramadol, lagi tramadol. Eh wala akong pera para sa tramadol. Hindi, kape na ako kuya, sabi niya. Wala siya rin nagawa, wala akong mabigyan ako pang gamot niya. Ilang beses kami ng kape, tatlo yata, dalawa. Yun lang. Sige kuya, at kuan tayo kuya bukas na lang ano? Eh kung ano yung magiging sitwasyon natin. At ito nga para makakuha tayo bukas ng maaga, makatulog tayo ng maaga ngayon eh siyempre para madaan na kita, pahinga na lang tayo muna. Anong oras na rin? Di ba ano para maano ko mag kasi kung medyo ano ba, dumiretso ko na lang ng immigration. Di may maaga naman ako nagigising kaso nga lang problema, bumabalik ako ng tulog. I-message kita kung ano kung sakali. Sige, kuya. O sige, kasi ako, pag wala pa nga ng 6:30, sasakay na ako dito ng 5:30, tapos mag-ano ako, mag-MRT, tapos mag-sasakay pa ako ng 5:30, tapos bababa ng video. Tapos, tatlong sakay pa ako, ay, limang sakay. Oy, sige, kuya, nakuha nga ako kasi si Ate Jin, yung kababae ni Kuya Jasprit. Nagalit nga sa'yo, pinapagalitan, bakit mo inaaway daw si Kuya Jojo? Sabi niya. Siya nga may ano doon, so nga kami, mag-motor daw kami bukas. Lisensya daw sa akin. Wala ka lisensya, papihara yung kasi mo, yung sauna eh. Di meron. Wala, sinungaling kasi. Doon ako naasar yung pagkasinungaling niya eh. Doon ako naasar sa kanya eh. Meron daw lahat sa ganyan. Sige, bukas na lang. Kung wala ka pa na 6:30, Kuya Jojo, di... Okay, okay, sige. Before lunch, kailangan nandun ka lang kasi after lunch, paakit na tayo sa third floor eh. Oh, sige kuya, salamat. Ano. Sige, bye-bye, sige. After lunch, pinapunta ko na siya doon. Tengok ka lang, after lunch, nandun ka. Kasi si Palwinder, pagkikita. Eh, nag-message nga sa akin eh, sabi sa akin eh, pinapabura nga mga video. Nag-message sa akin, pinapabura lahat ng video. Oo, nag-message. Yes. Sabi ko sa kanya, nag-reply ako sa kanya eh. Sabi ko pag binura ko lahat ng video, wala na, finish na. Hindi na ako magkukuha sa'yo, wala na. Hindi, ikaw, mamaya, hintayin mamaya tanghali. Ay, sige.
Oh, sige. Kuya, pasensya ka na kagabi. Yung pasahero ko, lasing eh. May pasahero kasi kagabi, lasing. Nagkasagutan nga kami. Oo. Sige kuya, pag kuha na lang eh, mama, tawagan ko nga kasi nga eh, kuha na eh, wala talaga siyang kuha na to, wala siyang, eh, kuya, sorry, ganon, wala talaga siyang ganon. Parang di nga sir. Parang di seryo. Parang hindi seryoso, ano? Oh, ito. Kuya, tawagan ko muna si Kuya Alex, doon kay Kuya, si Ate Terry para sa immigration, ano? Okay, kuya. Okay, kuya. Ay, sayang ah, pag hindi siya sumipot yan. Sige kuya. Okay. Ay, sige. Baka nasa Cubao. Baka pumunta ulit ng Cubao. Oo nga eh. Okay, kuya. Ay, sige kuya. Okay, ganoon na lang. Oh, sige. Okay, kuya, sige. Pero kahit pa halimbawa, kuya, kahit na deport na siya, pwede pa rin natin bigyan siya ng pera, di ba? Hindi, tawagan ko si Kwan, si Ate Tiri muna, si Kuya Kwan, para makuha na kung paano ba natin makuha si Kwan. Desperate kasi nga, hindi, parang hindi naman siya seryoso, di ba? Oo. Sige kuya. At yun na lang gagawin natin. Oo. Kasi kuya naman, ibibigay ko pa rin sa kanya yung pirang na kuya dito ng naipon ko. Ibibigay ko pa rin naman sa kanya kasi nga eh, siyempre para sa kanya talaga ito. At yung gusto ko nga rin, ang gusto ko rin, makauwi talaga siya. Sige lang din yung flight niya. Pero, kasi, sige lang.
Okay na, sige, sige Kuya Noel, tawagan ko muna si Ate Tere, ano? De, ako tatawag, ako tatawagan ko. Okay, sige, tatawag muna ako. Okay, bye-bye. At mga kaibigan, at andito nga si Kuya Noel, at si Kuya Noel po ang kwan po nga natin ngayon. Napakabait po at tumutulong po sa paglalakad sa mga requirement kay Kuya Jaspret. Kahit ano po ang nangyari sa kabila po ng lahat, ay tuloy pa rin po ipagtulong natin kahit naging ganun po si Kuya Jaspret. Kasi nga, gusto pa rin natin makawi si Kuya Jaspret. Abot lang ng ating matutulong. Ano Kuya Noel, ano? Ayun, at si Kuya Noel ay bigyan natin ng kunting budget po mga kaibig. At pabigyan din natin si Kuya Jaspret ng kanya, ng pagkain niya. Ano? Ito Kuya Noel, mga kaibig, mag-abot tayo sa kay Kuya Noel ng 1,500 para may panggasos naman sila sa pamasahe. At yun lang ang maibibigay natin kay Kuya Noel. At si Kuya Noel naman, walang problema. Talaga naman, gustong-gusto rin tulungan si Kuya Jaspert na makauwi. Na, kahit nga pagpa-video, ayaw na magpa-video. Ano sa ako na, no? Ayaw na, no? Okay lang, basta. Ayaw na ma-discuss lahat na. Ayaw niya ma-discuss. Kasi sa lagi na mahawak lagi sa ulo. Ayun nga. Sa bigyan mo lang si Kuya Jan, si Jaspert ng 200 para may pangkwa siya. Ikaw nang bahala, ano? Sige, Kuya Noel. Salamat, ha. Nakakuha ka. Ito, pumunta dito sa ating mga kaibig para kasi ano lang muna maglakad kasi nga medyo kwan ako, naasar ako kasi nga yung pag-uugali niya katulad nga doon sa Indian Embassy na medyo kwan siya, medyo ayoko nang ganun, yung nagagalit sa akin para magwawala, ayoko nang ganun, papakitaan niya ako nang ganun. At buti naman si Kuya Noel at medyo mataas ang kanyang pasensya at willing naman na magkuhan kay Kuya Jasper. Sige Kuya Noel, ano? Kasi maghahanap pa ata ng maghahanap ako ng gram. Tapos may diretso pa kami ng puntahan mo na lang si para no, si Kuya Jaspret. Sige. Bye-bye. Lahat, magandang hapon po at yun nga mga kaibigan, nandito tayo para magbayad po na utang sa tindahan dito kila Kuan po. May utang daw dito si Jaspret sa tindahan, bayaran muna natin mga kaibig. Hello, ate. Ay, magkano utang ni Kuya Jaspret? 206. Ah, 206 lang. Ah, ito po, bayaran ko po. O, nakalis na siya? Wala, di na po bumalik dyan eh. Ay, di na? Opo eh. Doon po tumira ata sa kanya, kababayan niya. Oo. 206. Kala ko naman napaka hindi na kasi pagkat kaya po mangutang siya magbabayad siya ng 20 may 50 siyempre alam mo naman yung bumbay ay nung unti-unti pagbayad utang siya halimbawa 50 kinabukasan babayad ako 30 tapos kukuha naman magdagdag ganyan pag ganun lang tapos babawas ng babawas. Sige po, salamat po. Okay, salamat eh. Okay po. Ayun, mga kaibig. Ayun, mga kaibig. Sarado po. Sigurado, wala po dito si Gan, mga kaibig. Si Kuya Jaspret. At ito, tingnan natin ang loob. Oh,
ako. Wala na nga rito mga kaibig si God, si Kuya Jaspret. Wala na rito yung kanyang mga kani. Kanyang mga gamit. Unan. Tapos. Pero doon pa namatay? Ha? Okay pa rito? Oo. Okay. Wala na rito. Tuluyan na nga umalis si Jasprot. Wala na. Umalis na po siya. At yun lang mga kaibig ay magtatang tayo kung talaga sa kung saan siya tumutuloy. Wala. Dito mga hangyan na lang. Igan mo, i-tap mo ng dalawa para yan. Open na. Makikita na. Yan, okay na. Ito yung powder na kwan po. Ito, yung kulay kwan mga kaibig, ginagamit sa... Dito na nakalagay sa labas. Talan, lutuan. Go. Ah, ito. Wala na rin dito. Hindi na inulit. Gaya ng kwan mga kaibig, nung powder, yung ata. Asin. Wala na. Ito, dito pa yung sombrero niya. At saka. Siyempre. Oh, mga brief. Oh, brief. Kape. Wala na. Lumutunan nito yung lakon ha. Kila Casey. Paano to? Pang ganon? Pang massage? Kaya paano to kay Casey to eh. Ay mga kaibig at bumisita lang tayo rito para tingnan natin kung nandito pa talaga si Kuya Jaspret. Totoo po yung balita, wala na si Kuya Jaspret at tuluyan na pong umalis dito mga kaibig sa kuha natin dito sa pinapatuloy nating bahay. Tara mga kaibig at kuhan tayo. Sara natin at nagbabayad tayo ng kuryente at yun nga, yung pati yung utang niya sa tindahan mga kaibig ay bayaran din natin. Tara be. Mga kaibig, dahil wala na nga si Kwampo at si Kuya Jaspret, ayun na, tuwa nga natin. Talagang tuloy-tuloy naman po ang kwa natin pa rin kay Kwampo. Doon po sa mga Kwampo natin, mga viewers na nag-aabang po sa vlog ni Kuya Jaspret, ay hindi, ngayon po dapat ang lakad papuntang Kwampo ng embassy. At yun nga, si Kuya Jaspret,
Biran lang kasi tayo pumunta doon sa kanyang tinutuluyan. At yun nga, pagpunta natin, ay wala na si, kuan mga kaibig, si Kuya Jasprit. At kausapin nga natin si, kuan po, si Kuya Noel. Hello, Kuya Noel. Ah. Ato, si Kuya Jasper, di ba nandun na sa kuan sa to sa Palmira? Ang sabi di pa tumawag sa akin, nag-chat lang niya, pero sabi niya, magaling niya na temple nila, diretsyo siya. Ah, diretsyo na siya doon sa Palmira? Kasi nga doon pinuntahan ko doon sa kwan nga doon sa ato dito sa inupa ano sa bahay na tinitirhan niya doon sa shelter. Wala na yung kanya mga gamit, dinala na pala niya lahat talaga. Kasi nakita ko sa kanya ano lang eh sapatos tapos chinelas tapos may nilaban siya na ano yung maraming damit baka yun din siguro. Ah, yun na nga siguro. Tuluyan na nga siyang Tuluyan na nga siyang umalis doon sa kwan, doon sa bahay. Wala na kasi kahit isang gamit doon na mga ginagamit niya. Eh nakita ko sa kanya marami doon siyang labahan kaya uwi daw siya. Ah. Pero bukas maaga pa kayo sa kwan ko ya Noel. Maaga pa talaga bukas doon sa embassy. Ano yung kukunin doon? Endorsement lang. Endorsement tapos pagdating sa po ano endorsement isa sa winner yung indigency. Isang pagka-release ng alas 3 din ano. Yung sa NBI, 'di ba? Pupunta pa kayo ng NBI. NBI para doon sa ano, mawawala sa NBI tapos tatanungin namin yung ano sa immigration, hindi siya sasama sa immigration eh. Ay, hindi sasama. Takot siya mahuli. Oo, sabi din niya, 'di ba? Sabi kaibigan mo na ano, dinasama kasi baka uli. 'Di ba? Tagal na natin sinabi sa kanya. O ano ba yun? Oo nga, sinabi na nga natin sa kanya yun. Basta na ang bulat ako nung tuwa mo siya isa doon. Kunti ka mo, ano, wala pa yung regular niya. Kaya yung pangalawa, pangatlo pa nga. Yung kuya, pag halimbawa kulang pa yung 1,000 na ito na binigay ko sa iyo ngayon. At ato, mag-visit ka sa akin pag kulang at magkukuan tayo, no? Pumunta naman ako dyan, mamaya. May papabasa ko sa iyo, ano. May apaburay niya yung ano. Yung may text siya sa akin ano, kasi sobra insulto daw sabi. Wala! May point out text sa kanya mamaya. Binura ko na kuya, binura ko na, matagal na, wala na. Kasi sobra insulto daw, kita daw lagi sa vlog. Wala na, binura ko na. May nagpabura sa akin, kaya binura ko na. Para wala na maraming usapan pa. Nandito nga nag-text sa akin siya. Nag-text siya na pinapabura. Replyan mo, sabi mo. Replyan mo, sabi mo na binura na pala ni Jojo. O panoorin mo, wala na. Parang dito sobra insulto. Insulto eh. Gusto niya makauwi. Gusto niya tulong. Eh bakit siya nangawa? Yun lang ang ayaw ko naman sa kanya eh. Sabi, ano eh. Gusto mo kasi lakad para bilis-bilis. Hindi, ang naayawan ko sa kanya, yung magsasabi sa'yo na kuya na ako, yung parang gusto ko lang mangalap ng pera tapos oh ganito ipon iko tapos bakit ayaw bigay pera? Yun nga eh pamasahin naman kasi niya yun. Sabi niya gamit ako tapos ano vlog ganito upload tapos ano ibigay pera gusto lang yung pera. Sabi niya sa'yo no? Hindi gusto naman talaga natin kita mo naman hanggang makakuan lang na hindi kahit hindi ako makasama ikaw nga lang naglalakad eh ibig sabihin nandun pa rin yung kuan talaga natin yung tulong para sa kanya. Hindi naman tayo kuan eh hindi naman tayo bakit ko aangkinin yung pera eh siyempre para sa kanya ngayon para makauwi siya. Gusto niya lang kunin lang pera sa'yo kasi kanya daw yun sabi ayun nga
sabi ko. Pero sabi ko, ibibigay ko naman sa kanya yan. Maniwala ka sa akin, kuya. Maniwala ka sa akin. Ibibigay ko sa kanya yan. Pag maka... Naniwala, sige, wala na utiwala. Sobrang ako insulto. Sabi mo, kuya, pagura vlog ay pura yung upload to. Nireplyan ko nga siya eh. Sabi ko, wala problema. Ano sabi ko? Yun lang kuya, kuya. Sige kuya, at yun nga, nagkuhan lang ako talaga dun sa kuhan, yung paglakad-lakad pa rin, kahit ganun pa rin siya, medyo, gusto ko pa rin na makauwi siya talaga. Yun ang purpose ko talaga. Ano, tayo? Oo, gusto mo nga, punta ka na. Ano pa, nag-charge pa ako? Ah, sige, pag-full charge. Oo, sige, para pakita ko rin sa inyo, tapos ito, ganyan. Ah, sige, sige. Ah, sige kuya, maraming salamat at siyempre pag alis mo ako ng bahala sa iyo sa kuan, ihatid kita sa airport. Hintay ko lang text ni Baba, wala pa eh. Ah, sige kuya, at maraming salamat sa kuan talaga. Talagang saludo talaga ako sa iyo sa pag